8:10 a.m. from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 8:10 a.m. Remember, it's free on all mobile devices. Praktikal na payo para sa gurong Pilipino. Araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng gabi. Tuturo Guro. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Mapapakinggan at mapapanood sa Radyo Bandido TV, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Papakinggan sa DZRJ 810 AM at panoorin din sa inyong mga TV Plus at Channel 224 ng Sky Cable. Isabay nyo rin sa facebook.com/DZRJ810 AM at YouTube channel RJ News PH. Abangan sa mas pinalakas at mas pinalawak na orihinal na sumbungan ng bayan. Isumbong mo kay Tulfo. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kami mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan, ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman. Hanggang sa nakita po yung polis, bumulot ng baril. Yung may kulang na bumulot ng baril. At ipinalo sa akin, hindi malo. Sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pagkaramdam ng mga tipong biktima na susumbo sa amin? Malas lang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang polis na mukhang kapre. Bon Pulpo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Simula ito nung mga 92 programa na binuo ni Mon Tulfo na pool. Mga krimen at anomalya ay lahat sa pool. Walang mintis, lahat pasok. He never acted like a fool. Ito ang unang sumbungan na bayan. Di mo nakakailangan kung mag-alinlangan. Handang-handa kang tulungan hanggang ikay na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Ipinasa sa anak ang pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Pulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Pulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo! Hanggang sa nakita po yung polis, bumulot ng baril. Yung may kulang na pero bumulot ng baril. At ipinalo sa akin, hindi malo. Sa ulo, ano, sa ulo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nanunood ng inyong paborito. King Aras 3 ng hapon. Isumbong mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Bon Tulfo, sitting in for Kuya Mon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay live at kami po ay naka-zoom ngayon, partner. Live. Yeah. Nangangapa tayo, no? Actually, niya tayo marunong. Ito nga, hindi ko ma-set up to.
First time. First time. Naku na, de-virginized tayo, partner. Bakit kami nag-zoom pa si Holiday ngayon? Hindi ba araw ng mga bayani? So, yes. Bayani tayo. Bayani, bayanihan. Yan, hindi na nakita. Wala po kaming pasok kasi walang pasok po ngayon. So wala akong kunsa-kunsaan. Kaya napag-isipan po namin ni Partner Bon, bakit kaya tayo mag-zoom para hindi na lang kami lalabas ng bahay? Oo, nahihirapan kasi kami pag gano'n. Tama, mahirap ang ano, tsaka holiday ngayon, partner. Nakakatamad lumabas ang bahay. Kaya nga, kaya kung pasensahan niyo po ha, kung ba... So, ayan. Ano, ang ganda ng background mo dyan, partner. Nax! Ayan. Nandito ako sa aking room. Maganda ba? Pwede. Ayan, kung papawisan pa ako, ano ba yan? At parang pogi. Parang pogi-pogi ka ngayon, na. Actually, may meeting tayo mamaya, partner. Yeah. Pwede. Bagong kaya gupit, ano? Kung para pinaghandaan. Kaya, of course, yes. Pinagandaan. Ang ating kuya ng bayan po ay mamimiss natin today. Wala siya kasi po meron siya importante at mahalagang meeting po na may kaugnayan pa rin lagi po naman, sa public service. Lagi naman siyang ayan, on the go pa rin. At the age, ripe old age of 55, partner. Talagang rumaratsada pa. ano pa kaya kung kasama natin tayong dalawa na medyo bata-bata ng konti na mga dito sa Zoom, ano pa kaya kung kasama natin siya ngayon? Yun ang problema, partner. Yan ang mahirap. Baka namura na tayo. Mabuti na lang nawala na lang siya kasi mapapagalitan tayo, sigurado. Yan. No, happy weekend sa inyong lahat. Kamusta po ang weekend din nyo? Long Ayun. Weekend, the partner. Ah. Oo. Late na nga ako nagising kanina eh. Parang sabik na sabik tayo sa long weekend. Sawang-sawa na kamo. Sawang-sawa. Sobra. Oo. Sa sobra na sa pahinga. No? Actually, itong whole year na to, parang isang buong long weekend. Ano? Long month. Long month. Long weekend. Diba simula nung nag-COVID lockdown? Diba? Grabe. Yes. Kaya mahirap. Ngayon parang feeling mo Sunday, ano? Sunday may lagi. Pa po, siyempre ho, yung mga flyers, yung mga frontliners natin, partner, except tuloy lang sila sa kanilang trabaho. Wala silang holiday. Actually, partner, it is National Heroes Day. Palakpakan naman po natin ang mabuhay, ating mga frontliners. Ang mga bayani. Yeah. Ang mga bagong bayani natin, yung mga frontliners. Yes, yan ang ating bagong mga bayani. At siguro, meron lang mga pagkakataon na yung iba, ano, partner, no? Noong araw pa, yung mga doktor, mga nurses that work overtime, noon pa, I mean, nung wala pang COVID, yes. Talagang yan ang ating mga modern day heroes. Yan, no? Ating mga kapulisan, yung mga iba na mahuhusay at mababait na mga pulis natin, yes. Yan ang ating mga bagong bayani. Masundalo natin yan. Lalo. Kasi naging bagong bayani rin yung mga OFWs natin. Yun, o nga pala. Diba? Yun ang tinawag sa kanila. Ngayon na may pandemic tayo, so ang mga frontliner, especially dahil yung mga health workers, yung mga nabanggit mo, partner, yan yes. Naman talaga. Ang mga bagong bayani na humahamak tsaka, sa hindi natin makitang kalaban. Yun. Nakakatakot, partner. At ang isa pa, karamihan sa kanila, not all, are volunteers. Di po ba? Oo. May mga iba nagbo-voluntaryo, yung iba napipili. Ay, sa totoo lang, bilib na ako sa inyo, kayo ay pinagpupugay namin gawa ng napakahirap niyan. To give your life, your time, your dedication para sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng crisis. Ayan. Yan. So, samahan niyo po kami ha. Isang oras pa rin tayo. Magsiservisyo publiko tayo, partner. Yes. May mga nakahanda tayo mga sumbong at aksyon.
dito ayan sa ating palatuntunan. Araw-araw ho yan. Mm-hmm. At syempre, huwag niyong kalilimutan, buksan niyo na. Kami, ito, at high-tech kami ngayon eh. High-tech. Pero hindi mo nakita, may nagko-coach sa atin sa tabi natin eh. Parang kunyari wala. Salamat sa aming coach. Sa aming parang coach, kunyari wala. Pasalamatan na rin natin. Kanina pa, visit na visit sa akin. Paano ba ito? Paano ba ito? Kaya nga eh. Tapos sabi, ano yun daw yung camera? Ano camera ang gagawin ko? Hindi naman ako marunong nito. Ayan. Kailangan pag-aralan natin, partner. No. Salamat. Oh. Pero nasanay na tayo, pwedeng ganito eh. Hindi na tayo pupunta sa studio. Mm. Di ba? Actually, may nagkano nga sa akin. Maganda kasi at hindi tayo na-expose sa labas. Tama. Diba? Yeah. Pakapag-aralan natin. Ano ang gaganda? Po yung mga Facebook. Oo, yung mga ayan Facebook nila, partner. Tanda mo ba? Ano mga Facebook na dapat nilang buksan? Isumbo mo kay Tulfo Official. Ayan, www.facebook. DRJ. Ayan, DZRJ810. At saka IMKT Official. Yeah. Yan ang Facebook page correct namin. Wala nang isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo na lang. Yan. Napalitan correct na natin ang pangalan natin, partner. At sa TV po, teleradio, di ba? Yes. Meron kami, mapaparoon nyo kami ng sabay live sa inyong TV sa Black Box. Ba tawag doon, partner? Yes, sa Black Box. Channel 225 for Sky at channel 25 naman pag... Digibox TV Plus. Sorry. Tautal pa ako. Oo, sa radyo naman 810. 810 yan. Doon sa mga nagbibiyahe, mobile, ayan yung transistor niyan o yung stereo sa inyong mga kotse, 810 AM. 810 AM. Yan. Tama po yan, partner. Yun. Oh, dahil 3 o'clock na. 3 o'clock habit, sabi nga natin. Isumbo na. Isumbo mo na. Yan. Hihingi na rin pala ako, partner. Ano? Maisingit ko na rin. Sige. Paumanhin po sa mga... Kasi nagbabasa ako ngayon ng mga messages natin. Ito, mabilis lang ito. Paumanhin po sa mga hindi pa namin nasasagot. Ako po ay sumasagot na rin minsan. Well, most of the time, gawa ng sa sobrang dami nating influx ng sumbong. At nagbabacktrack pa po kami. Natatambakan kami. Simula nung March, siguro, mga kaibigan, mga ating mga tagapakinig at tagasubaybay, siguro hanggang March or February lang kami magtatapos ng backtracking namin. At, ako po yung humihingi ng pasensya sa gawa ng itong taon lang na po na ito. Gawa ng hindi kasi pag binaktra ko pa ng ano, partner, hindi tayo matatapos. Hindi, kasi every time may matatapos kang basahin, may papalit ka sa book. Yun, tama po. Ganun din sa hotline. Itong hotline na ito ng isumbong mo kay Tulfo, ito po yung 0998-792-6304. Yes. Hanggang kanina hawak ko na, init na nga, dahil sinasagot ko po pa isa-isa lahat puro mga nagtetext. Yes. Actually, partner, nag-propose na nga tayo, if you know. Humihingi na rin ako ng isa pang hotline para makausap po nila ako ng personal. Ayan. Para maganda naman. At least makatulong din. Yes. And, kasi konti lang eh, tatlo lang kayo. Plus, I understand, si Viola pa eh, si Angel Viola ay nag-i-edit at nag-aayos sa ating... Sa technical stuff. So, sa technical. So, kailangan ko pong mag-ano. So, antayin nyo lang po itong maybe this week or next week. Meron na po akong linya na makakausap nyo po ako. Live. Ayan. Salamat po ha dun sa mga staff and crew ng DZRJ na nandun sa studio ngayon na sila yung nagmamaniobra dito ngayon sa atin. Yan. Nasa studio sila while si Viola naman nasa Batangas. At siya naman yung nagprepare ng mga ba't video. Ba't ganan dyan ka? Hindi ka babauwi dito? Sige, mamaya po ang tabayanan ng ating mga nakahandang sumbong. Ito po, okay. Meron tayong reklamo dito laban ho sa isang kumpanya
Narereklamo ng kanyang mga empleyado, o 12 empleyado ito, partner. Nako. Dahil daw kinakaltasan sila sa sweldo nang hindi naman daw klaro o hindi malino ano ba itong pinababayaran sa kanila. Yes. Mamayan, tabayanan ho yan. At samantala, isang babae o tibo. Tibo, ito pa na tibo. Eh, ginulpi tibo. Daw. Mm. Ginulpi daw ng isang barangay tanod. Diyan naman sa may Bicol. Nako, bakit naman? Mm. Babae pa rin yan. Malayo-layo ito, mama. Mm. Babae pa rin ito kahit sabi mong tibo, eh, babae pa rin. Pinatulan babae pa rin ng isang yan. Lalaking dapat... tanod. Mamaya alam natin, no? Alam yan. Ba? Anong kasalan ni ate o ni kuya ate. Dito at sa binubog? Tawag nila dyan, pute. At meron pa isa pute. Tayong sumbong. Pagka, ano? Ano, kute? Kute. Kute ang tawag. Kuya at saka ate, kute. Ayan ang tawag sa kanya. Ah, oh, galing mo. Ay, siyempre, kute. By OF, by... Meron naman tayong kaso dito ng OFW, repatriation. Gusto na rin umuwi, partner. Araw-araw yan. Hindi tayo mawawalan. Partner, kanina lang may sinagot akong ganyan. Oo, hanggang ngayon, ayaw pitawan ng employer. Ay, naku, Diyos ko. Ay, sorry, nahulog pa. Yan. Oh, Diyos ko, Lord. Napaka. Ayan, nahulog. Ah. Oh, ayan. Sorry, ito, sorry. Marami sila. Mahigit 20 na OFW ito. Tulad na karang araw, last week, may sumbong na tayo na yung mga nangangalakal, ito yun? Nangangalakal ng basura. Para makakain. Yes. Ganto rin yung kwento nitong mahigit 20 nating mga kababayan diyan naman sa Riyadh. Okay. Mamaya, atabayan din natin ang kabuuan ng kanilang sumbong. At meron pa rito isang, ito daw ay gusto na rin kasong labor. Usapin sa paggawa. Itong idinudulog din sa atin. Ito, marami rin talaga. Araw-araw, hindi mawawala rin sa ating partner eh. Actually, partner, yan, may mga sinasagot nga. Yes, marami nga tayong sinasagot ngayon yan, lalo na yung repatriation sa kayan. Para sa dole. Ayun, yes. Mga separation pays and all. Ayan. Sige, umpisa na po natin. Relax muna tayo, ha? At magpo-pause muna tayo for a while at babalik ko kami. Makalipas lamang ang ilang paalala. Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anong manya ay lahat baon. Walang witness, lahat nasok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Tsaka nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang lintik. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Ano yun? Alisa? Yan. Yeah. Live na daw tayo, partner. Okay. Mm. Right. Yes. Sige, nagpapalik na po kami. Dito sa aming palatuntunan. Yeah. At na nagustuhan niyo ba yung aming bagong, anong tawag yung sound? Team soundtrack. Song, soundtrack. Team song, sinauna po pala yun, ano? Team song. Ay, ngayon pala. Pang mag-shota yun, team song. Pang mag-shota. Itong sa atin ay... kaya nagkaroon ng yehey at saka yahoo dahil sa team song. Itong ating ngayon ay soundtrack, no? Soundtrack binago na ngayon. Binago po namin, siyempre, new generation eh, di ba? Ayan, no? At saka para andyan makarelate yung... Andiyan na kasi si Bon eh, kaya new generation. Wow, ha? Parang pinabata maganda yung sabagay. Maganda ba? Oo.
Ayan. Sana so, nagandahan kayo. Sa text o kaya dyan sa Facebook. Kung nagandahan kayo. Kasi kung hindi pa ulit natin. Biglan ka na. Ayan. Pwede naman natin i-revamp. Pwede natin. Ayan. Baka ayaw nyo. Pero ayan. Maganda. May konti. Tsaka may ano pa, may konting historical background. Yung panahon daw ni yes. ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Na, di ba? Na tinaguyod ninyo noon. Aba. Yan. Salamat sinimulan po ninyo, sa gumawa. Binuo. Pag gusto mo pa salamatan yung gumawa, partner. Oo nga pala. I would like to thank Mr. Sky Vicente. He's a 21-year-old prodigy. Isa oh. po siyang, yes. Batang-bata. Itong gumawa ng soundtrack na to, bata. Si Mr. Sky Vicente, actually, rapper talaga, ko. Rapper. Rapper, yes. Oh. And he's a musical genius, napakatalino nitong bata. I'm not saying dahil gumawa siya ng ano, no. Tawagan niyo po kami if you need mga jingles or what. Kayang-kaya gawin ni Mr. Sky Vicente. And props to also to Mr. Edward Canlas, who introduced me to the work of Mr. Sky Vicente. Actually, ang dad niya talaga ang kilala ko. Si Sunny, si Tito Sunny Vicente. Yan ang kabatch mo. Yes, yan ang kabatch ko. But I call him Tito. Thank you so much. Thank you very much. Nagbago yung ating music. Oh, for 29 years. Yes. Yung soundtrack nyo, di ba? Ngayon lang napalitan. Kumbachero yun. Yes. And looking forward, partner, for another 30 more or 29 more to go with you. Yeah, yeah siyempre. Of course. Sige. Mag-send kayo ha. At pabasahin mo namin yung mga pagbati nyo. Ihanda nyo na. Mm-hmm. Kayo ay habang tinatalakay natin itong ating mga sumbong. Yes. Partner. Sige, unahin daw natin okay, itong partner. Malayo, yung Bicol. Unahin natin itong taga-Bicol. Ayun, taga-Bicol, yes. Mm-hmm. Dumunog sa ating tanggapan po itong si Faye. Faye okay. Vivandor. Vivandor ng Tagaytay City siya. Pero ang nangyari, yung pambubugbog sa kanya, mm-hmm. ay nawala. Oh, ba't wala tayo sa AFM? Wala kami. Mm. Wala. Ito. Sige. At pahinggan mo natin yung video. Yung video, yung sumbong ho ni Faye. Narito po. Ayan. Hala, ano nangyari? Ikaw ba, partner, narinig mo boses niya? Hindi ko narinig, partner, eh. Uh-huh. Parang putol-putol yung clip. Ayan, medyo... Ayan, nakikita ko lang na may sugat siya dito. Ayan. Hmm. Ayan, mukhang may band-aid pa yung hita niya. Mukhang natadyakan yata yan. Ayan. At may mga galos siya sa hita, partner. Ayan, nakikita ko. Yeah. Pasa sa braso. Interview kasi siya via messenger ni Viola. Mm. Okay. Kasi nagbulog sa atin yung kanyang yatang tita. Mm-hmm. Oh, yan yung kausap ni Viola ngayon. Okay. Ayan, nakikita pala, kapatid natin. Daw ito. Yung kapatid. Alright. So, mukhang ang... Ano sabi mo? Tikoy? Ah? Kuti. Tiko. Kuti. Tiko. Kuti. Ano ito nga si Faye. Pero ganda pa naman ang pangalan na Faye. Faye. Ano pala yan? Siguro, Facundo siguro yan. Hindi Faye. Facundo na ngayon. Facundo, oo. Facundo. Pinagpapalo daw. No, pinagpapalo daw siya ng tanod mm-hmm. doon sa probinsya diyan sa Bicol. Ikinulong yes. pa. Nako. Naka-duty daw yung kapatid niyang babae. Mm-hmm. At ito daw. Ano ba itong si Faye? Tanod din. O pinagpapalo daw nung tanod na si tanod Joseph Embuestro. Mm-hmm. Mm-hmm. Bakit ba nangyari? Ano bang dahilan daw? Nagkaroon sila ng alitan? Curfew ba? Usually, yan eh, nag-aaway, curfew. Mm-hmm. Or may pinagbabawal, baka nagiinom. May witness din, nakausap si Viola.
Okay. Ano ba to? Nawala ba? Ano ba to? Ba't nawala tayo? Narinig ba tayo? Ano ba, partner? Hello? Baka tayo lang nag-uusap tayo dito. Ano ba ito? Parang wala kaming video. Wala. Oo. Hindi ko makita yung sarili ko. Nakikita lang kita, partner. Ano nakikita mo ako? Okay, hindi kita nakita na. Wala, nakikita kita. Oh. Howard 04 is host now. Ano ba yan? Ayan, bumalik tayo. Mm-hmm. Hmm. At my witness na na-interview, partner. Ang pangalan ay si Jolen. Siya daw yung nag-video habang hinahambalos ng tubo itong si Faye. Asan yung video na interview dito kay Jolen? Meron ba? Sige nga. Meron yata. Ayan, phone interview. Ito. Tingnan natin. Medyo delayed lang po ha. Ah, pagpasensyaan nyo na po. Talagang naninibago po kami lahat. Sa totoo lang, dapat yata pinapractice ito eh. No? Oo. Nag-practice tayo. Ayan, dapat especially nag-practice. Especially pagdating sa video. Ayan. Oh. Wala akong marinig sa kanin sa sumbong niya, sa audio niya. Nga eh. Anyway, sa Bula. Bula, Camarines Sur. Camarines Sur, yes. Oh. Nangyari yan. At ang barangay San Roque. Taga-barangay San Roque, partner, itong tanod na si Joseph Imbuestro. Nangyari ito noong July 8, alas 10 ng gabi. Ayan. Mukhang, actually, partner, may nakita lang ako ano. Nakalagay daw dyan sa ating video stream na na-witness daw yung video. Ay, na-witness daw ng video yung ano, nakuhanan. Kung paano. Yung pambubugbog. Kahambalos daw. Maganda nga sana, ma-play natin yon na Angel Viola. Sana ma-play natin ang makita natin. Kasi hindi, sayang eh. Sayang yon. Sayang yung, yan lang, nakikita lang kaya, dito. Kaya kinukwento lang siguro. Asa yung video na sinasabi na video niya? Yun. Diba? Ah, ito yung ano, saksi. Doon sa pambubugbog. Oo, si ayan, Jolen. Sa kanyang cellphone. Ayan ang pangyayari. Ayan, makikita nyo. Ayun. Medyo may delay lang tama. Ayan. Ayan. Ayun nga. Oo nga. Ayun. Oh. Ah, kinumpronta siya. Isang kalye. Sino ba dito si Faye? Yung nauuna, no? Yung may flashlight yung ano, tanod. Mm-hmm. Ayan. Slow-mo daw kasi, slow-mo. Ah, ayan yun, nandun sa likod ng motor yata itong si Faye. Ba ito nasa likod ng motor? Tama ba? Oh. Ayan. Ayan, ito, may sumakay doon sa motor eh. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Dati alam kung si Faye yun o yun yung si Tanod. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Okay. So, ginumpi muna siya bago siya umuwi. Tama ba? Parang gano'n. Yan. Feeling ko nasi tattoo eh. Kasi gabi. Gabi. Oo. Ayan. Sige. At dahil ho dyan, syempre, kailangan alamin natin yung mga pangyayari, partner. Kaya tayo ay nakipag-ugnayan doon sa punong barangay. Doon mismo sa barangay chairman ng barangay San Roque. Kay barangay Juan Sabalya. Para alamin ano ba talaga ang pangyayari. Sige nga, video na ipakita natin. Wala akong narinig. Wala, mahina audio natin. Mukhang... Sayang! Sayang. Anyway, itong kasong ito, balik na lang tayo. Itong kaso pong ito, mga kaibigan, ay dahil hindi mo magkakasong doon sa barangay partner. Nako, eh, syempre, sa barangay pa daw, binastos-bastos pa. Magkakaroon pa ng kampihan dyan. Yeah, syempre. Of course. Huwag na natin tayo magbulag-bulagan. Kaya ginawa natin, isinuplong na natin ito direct. Nakipag-ugnayan na rin si Viola
kay Hepe, yung pinapolis dyan sa Bulan. Mm-hmm. At yun nga ay si Police Major Hernando Cedo. Mm-hmm. Para ilapit ayan doon itong kasong ito para makapagsampa ng kaso. Itong yeah si Faye. Okay. Required din natin na magpa-medical. Kasi tama, ebidensya yun, partner. Tama, may witness. Tama. Maganda yung may eyewitness ka. Meron ka pang ebidensya na ikaw talaga ay nasaktan through yan medical. Correct. Yan. Hmm. Eh, siya naman po yata ay nakapagpa-medical. At ayan nga, nakita naman natin doon sa ano sa kanyang video na talaga may mga sugat siya talaga. Obvious naman. Medyo napuruhan. Yes. Ayan. Tama, tama. Ayan. So yun po, na-file na ho yan. Antabayanan na lang ho natin kung saan na dadamputin. Mm-hmm. Kung ano mangyayari ho dito kaya Barangay Tanod Joseph Imbuestro. Dayon. Mm-hmm. Ano mangyayari sa kanya at saka ano mangyayari sa kasong ito. Antabayanan ho natin. Ifa-follow up po natin. Ang case officer po dito ay si Viola. Yeah. So we'll follow it up. No, sige. Okay. Alright. Sige, babati muna tayo, partner, sa phone mo. Yung mga bumabati sa iyo dyan. Like, pwede mo actually, wala nga ako makitang kwan. Eh. Bumabati rito dahil hindi ako marunong ng... May mga chat down na, hindi ko alam. ayan. Hulog pa yung ano ko. Ayan. So magulo talaga ang ating sistema. Well, batiin ko na lang din, of course. Sige. Batiin ko na lang ang aking... mother na nanonood sa baba. Yeah. Si Jem and all that. Yan sila, ate mga pamilya. Mga nag-a-assist sa'yo. Anak ko si Jiro. Yan. Ang galing mo, bata pa yung nag-a-assist talaga. Kaya nga. Si Simon din, nandito kanina eh. May ano siya naman. Yeah. Ako gusto kong batiin, advance ko na, baka makalimutan ko bukas eh. Advance happy birthday kay Joanna Dea Kaliwag. Mm. Yan ang mahal na apo ni Tito Ding. Dito yan sa Polo sa Cuesta Verde. Happy birthday, Joanna. Happy birthday po. Love na love ka daw ni Lolo Ding. Of course. Thank you. At lagi nakikinig, siyempre, kung nanay mo pinanunood ka, ay siyempre, ang nanay ko daw hindi rin magpapahuli. Yes, of course. Number one fan ko yan eh. Siyempre. Sabi love niya, your own. Mga mothers sabi, talaga. Sabi niya, partner, huwag daw ako masyado nagtatawa sa ere. Hindi, kailangan yan. Kailangan. Hmm. Dahil sa sobrang stressful ng trabaho at mga sumbong na natatanggap natin, kailangan din natin talagang tumawa. Yes. Kahit ang parang... Ang aming pong tanggapan ay sana sa... Nasa may Burgundy Tower, partner, ha, baka akalain niyo po nasa DCRJ. Huwag ko kayo pupunta sa DCRJ. Yes, wag po. Mm-hmm. Nasa yeah Burgundy Tower po kami, 27th floor. Base IE. Robinson's Galleria. Yeah. Yes. Room 2702. Ano yung mga dadalhin, partner? Yes. Ayan. At ano dapat ang mga dadalhin, partner, pa magsusumbong? Ayan, of course. Mga dokumento, mga video. At of course, kung meron kayong mga testigo at mga magsusumbong pa, isama nyo na. Huwag lang nilang kakalimutan magdala ng face mask, number one, at yes, face shield. Alcohol at kung ano-ano pang sanitary na kagamitan. At kung may mga nararamdaman ho kayong hindi maganda sa inyong katawan, kunyari parang feeling nyo kayo ay tinatarangkaso, nilalagnat, ay huwag na kayong lumabas. Huwag na kayong magsumbong. Ipagpaliban nyo na lang po muna ang pagsusumbong ninyo. Magpagaling yes muna kayo, ha? Yun ang importante dyan. Yeah. Alright, sige. Number two, sumbong na tayo. Oh, Viola, yeah, ha? Si Viola nag-a-assist sa atin sa mga video at saka audio clips, eh. Oo, okay. Ang buti na lang. Ang isusunod natin, ito siguro nga OFW. Yes. Oh, Viola, sige, OFW tayo, ha? Ito naman ang dumulog sa atin yung misis ng isa dun sa mahigit 20 na OFW dyan sa Riyadh. Dumulog sa atin si Nina Valdez para tulungan yung kanyang mister at mga kasamahan nito. Sila po ay, sabi dito, 20 plus eh. Hindi ko alam po ilan yung plus na yan. Na sila po ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. I-terminate na daw sa trabaho, partner. Nako, mukhang dami. Kasi nga, wala rin. Apektado rin itong pandemya.
Yes. So, nagsara muna yung kandina pinapasok ang kumpanya. So, kailangan nila, pero, partner, umuwi. Umuwi na. Oh. Ang pangako daw ng employer, okay, pagka-terminate sa kanila, sila na magpo-process na ng pagpapauwi. Sabi? Mm. Yes. Yan na naman. Pero, sabi nga ni Kuya Mon, etos. Mm. Charing. Charing. Hindi naman pinrose. Iniwan sila sa ere, partner. Nako. Mm. Oh, nako, nako. Di siyempre, wala nang pera. Wala nang chicha. Sabi, wala nang makain. Wala nang pagkain, oo. Mm. Nasaan sila ngayon, partner? Nasa... Sila, nung nagsumbong sila sa atin, sila ay nasa Riyadh. Okay. Oh, sige, pakinggan natin. May video clips tayo eh. Pakinggan okay natin at panoorin ang sumbong na ating mga OFW. Narito po. At yan na. Hanap nga eh. Tayo nakita ko. Yala. Yala. Angel? Yala. Kasi nagpadala ho ng video kasi itong mga to partner eh. Okay. Ano yun? Grupo sila. Grupo sila. Binidyo nila yung sarili nila. Ayan. Ito na yata. Hmm. Sige nga. Sumbong. Sana. Mm-mm. Mm. Partner, sa tingin ko, yung kailangan talaga natin mag-live muna. Mahihirapan tayo kung ganito. So, hindi okay tayo maintindihan natin mga taga-subaybay sabihin. Bakit ganun? Paano yung mga videos, no? Tsaka, ayan, oh. So, yan nga. Talagang wala. Anyway, partner. Makakalungkot naman. Kaya nga eh. Oo. Eh, anyway, tulad din ng mga dati, partner, humingi ng tulong itong mga kaubayan natin. Gusto na umuwi na. Mm. Kasi nangkakalkal na sila ng basura doon. Basura. Mm. Yung matiratirang mga pagkain tinapon na pagtatagaan nila. Ano okay yung binisin, uhugasan para kumain. Okay, yung sa palengke, yung matinatapon na ng mga gulay. Right. Pag nila yun para makasurvive. Mm-hmm. Partner, may suggestion ako. Siguro bukas, mag-on air na tayo tomorrow. Tama po ba? Mm-hmm. Ay, pagkapasok na pagkapasok, siguro i-air na kagad natin itong sumbong para mag-overlap lang. Tapos yung mga bati-bati, mga small chat, dito na sa bandang huli na. Buntot na ng programa. Mm-hmm. Para ano? Para continuation nito, parang ganun nangyari. Yes. Kasi magandang ano to eh. Sorry. Magandang ano to na mapakita natin. Dahil unang-una, marami sila nagsusumbong. Marami. Mm. Marami. At saka ano po eh, may magandang resulta to partner eh. Yes. Yun isa pa. So, sige, discuss lang natin partner para sa ating mga taga-subaybay. Siguro. At bukas. Utang na lang muna natin sa kanila yung mga video. Yan, utang na lang. Oo. Sandali lang naman yun eh. After that, tapos ano yung nangyari para at least makita nila. Hindi ko muna sasabihin. Suspense muna. Suspense na lang muna natin kung ano ang nangyari po dito sa sumbong ng ating mga kababayang kababayan natin. Kung sila ba'y natulungan ba natin? Sila ba'y hanggang ngayon na andoon pa? Yan, sige. Malalaman natin kung bukas yan. Basta ang gusto nila ay umuwi na lang. Umuwi na kaagad dito sa atin. So, tabayanan nyo po bukas. Buong-buo na po namin ipibigay sa inyo yan. Yun. Okay? Yan. Mm. Samantala, ito pa isa. Ito naman ay reklamo. Ito yung sinasayag sa yung kinakaltasan daw. Pinagbabayad daw itong mga manggagawa. Sumbong laban sa employer. Ayun. Ngayong panahon ng pandemya, talagang marami. Marami ang nagsusumbong usaping labor, pagtatrabaho. Actually, hindi natin na partner, if I may, hindi po natin mga kaibigan na masisisi din ang employer. Dahil talagang siguro malaki din ang talo. Siguro, humihingi sila ng konting oras. Actually, oras lang yung hinihingi ng mga yan. Kadalasan. Oras. Pero iba talaga, balasubas eh, no? Ay, magbayad. Iba naman po. Iwanan sa ere yung mga tao nila. Iwanan. Kawa, wag naman, sa mga employers, wag naman po sana.
May pinaghirapan din nila yan. Pinaghirapan din naman nila yan. Sige, bago po natin pagpatuloy yung sumbong na yan, ito lang, paalala muli, partner. Ako muna magbabasa na sa akin ang kodigo natin. Yan. Sige. Sige, alam niyo po bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente natin? Yan. Ay, syempre, makukuryente ho kayo niyan. Delikado po dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o kaya sa tore ng kuryente, yes, eh mahigpit pong ipinagbabawal yan. Ayun. Delikado, sabi nga. Mahirap na. May kaupo lang parusa. Sige kayo, pag kayo ay lumabag dito. Ayan. Kayo po ay makukulong na hanggang 12 taon. Mm-hmm. 12 years in prison. Tanggal. At maliban dyan, kayo po ay magmumulta ng 50,000 pesos. Ako. Ah, magbigat sa bulsa. May kulong na nga, may multa pa. Ayan. Kaya po makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga lugar at saan man sa bansa. Ito yun po ay isang paalala sa atin. Mula sa NGCP. Ayan. Maraming salamat, NGCP. Ayan. Maraming pong salamat. Okay. Sige. Okay. Ang oras na natin, partner. Ikaw naman. Anong oras mo dyan? Alas 3:43 ng hapon. Ayan. Binasa ko sa likod mo. Ayan o. Oh. Kita ko eh. Okay. Ayan o. Tama. Kasi kung pa ako ang pangit, di ba? Ayan. Kaya binasa ko na. Alas 3. Kasi wala pala akong suot na relo. Nakalimutan ko yun. Ako din eh. O din. Hindi mo suot yung iyong mamahaling relo dyan. Nako, Diyos ko Lord. Sana mamahalin nga. O kasi nawala ng baterya. Matay na din. Ay, hindi automatic. Ay, hindi eh. Binulgar mo pa. Di baterya? Mumura. Ay, ganun din yung relo ko actually. Bumurahin. Triple A ba? Triple A ang baterya? Triple A? Ayun, Diyos ko po. Ayan, partner. Sige, tuloy na natin itong sumbong ng mga manggagawa ho natin. Dahil daw ho sila ay kinakalsal. Akala ko, partner, 50,000 worth. Ha? 50,000 pesos worth ang kinakaltas dito sa 12 empleyado. Ko. La aya na 50,000 times 21 na empleyado, tama ba ako? Yes, dinidivide sa kanila. Ah, dinidivide. Dinidivide. Mm. Malaki yeah, pa rin yeah, yun. Yung mga nakikita nyo sa video kausap ni Desa. Okay, yan sila. Mm. Yung mga girls. Wow. Oo, 50,000 divided by 12. Yan ho ang kinakaltas sa sweldo nila. Sa packaging daw sila, partner. Packaging department. Packaging. Nang anong kumpanya po? Pangalan po ng kanilang kumpanya ay Collage Trading. Collage. Collage. Ako, parang Middle Eastern. Ano yan ah? Oh, ano daw to? Whatever. Gawaan daw to, partner, ng mga rejuvenating solution. Pampaganda. Aha. Mm. Rejuvenating solution or beauty product? Parang ganun yes, po ba? Yes, parang ganun. Mga pampakinis, pampaputi, mga ganun siguro. Ayan. Sige. Oh. Collage. Ang kinakaltas daw sa sweldo nila, biro mo minimum wage na nga lang ang sweldo nila, ang kinakaltas daw ay may 4,000 kada sweldo. 4,000? 4,000, 2,000. Eh kung maliit lang ang sweldo mo, partner, kakaltasan pa ng ganito kalaki, ano pa matitira? Eh di magnanakaw ka din, ganun din mangyayari doon dahil diba? wala hindi makakapagsuporta. At ang tanong ko, partner, bakit naman? 'Yon. Mayroon daw kasing losses ang kumpanya. Losses sa kanila sinisingil yung losses na 'yon. Ah, parang meron tayong ganyang partner, losses sa kumpanya, inaano din sa tao, remember? Ang tabayanan niyo 'yon, mga kaibigan. Maganda itong ano na to. Ah, si Magandang Manong. Si Manong, yes. Mm. Yung nasipa. So, itong linggong ito, i-feature natin siya. I-feature natin siya, yes. At tabayanan nyo po yan. Okay. Sige, ayan. Partner. Oh. Kaya nga po, so para ho makaunawaan ang lahat, tinawagan ho natin yung kanilang employer. Mm-hmm. May-ari po mismo nitong Collage Trading na right. Si Mr.
Honesto Ojeda. Sige. Honesto Ojeda. Ayan. Honesto Ojeda, may-ari ng college. Narito po. Mm-hmm. Partner, parang mahina yung audio talaga. Oo nga. Kasi nag-flash na siya kanina. Sayang. Kaya nga eh. Actually, partner, siguro talakayin natin to bukas. Kung ano yung ano, para oo. Ano kasi talagang... Sayang yung ano... Oo, sayang yung video clip po. Oh. Ah, audio clip pala. Audio clip. Oo. Anyway, inaction na naman ho ito na isumbong mo kay Tulfo eh. Sige, kung ano man din ho ang nangyari. Mahirap ang unahan utang eh. Na. Utang ka lang po ulit. Pero ay, kami po yung humingi ng... Na-solve na actually ito eh. Solve na itong kasong ito. Kaya lang, gusto lang natin ipakita... ipresenta sa mga kaubayan natin, partner, kung paano natin nasosolve ang isang kaso, di ba? Tama. Kasi kinakausap po natin yung inirereklamo. Ganun ang sistema dyan. Hindi po tayo basta nagre-reray lang sa sumbong nung nagsusumbong, nung nagreklamo. Tama. Hindi pa pwede yun. Kailangan balanse. Kaya paalala sa mga nagsusumbong, siguraduhin nyo po na pag pumunta po kayo sa aming impilan, ay kayo po ay preparado sa mga lahat ng dokumento at dahil ang isumbong mo po kay Tulfo ay talagang bubusisiin po namin lahat. Manalaman namin yan. Lalo pa yan si partner Alin. Yan ay 29 years na sa yan. 29 years na po sa industriya at hindi nyo malulusutan yan. Parang tanda-tanda ako na talaga na pagkatapos. Hindi, fresh graduate. Fresh graduate ka naman noon. Fresh graduate ako ng high school noon. Ayan. High school pala. Akala ko college. High school graduate lang pala ako. Tapos sumasok ako. Aba, napakatindi namang taga-UP Diliman ni high school graduate. With honors pa. Kaya pala, hindi ko na kailangan ng college. Diretso na trabaho. Diretso na, trabaho na ako. Kailan lang. Ito mo na aking partner, matinik din yan. Ako. Alam niya kung nagsisinungaling kayo, parang si Kuya Mon. Di ba? Mga kilos niya pala. Mararamdaman. Mga cross-examine, gawa ng kay... O nga pala, batikos dito, Nelson Borja, ang ating attorney. Ayan, attorney Nelson. Yan ang mga nagturo sa akin ng mga cross-examination. Yes. Ayan. Tanungin, tignan mo kung ano itsura, kung yan ba'y kinakabahan, pang-tal-o-tal, nagsasabi ba ng totoo yan. Minsan mararamdaman mo naman eh. Nagsisinungaling to. Mararamdaman mo yan. Meron tayong instinct na gano'n. Kaya po talagang tinatawagan ho ng isumbo mo kay Tulfo yung kabilang panig. Of course. Para mabalansin ho natin. Kasi ayaw ho nating sa mabansagan tayong bias tayo, di ba, partner? Nako, yan, ako partner, wag naman. Sa serbisyo publiko na bias ka naman, wag naman. Pero may mga nabubukuho talaga tayo, may nakukuha tayong ganun, na dapat pala yung nagsusumbong sa atin ang inireklamo. Yung mga ganun pagkakataon talaga. Maraming beses na po nangyari yan. Nung kahit wala pa po ako dito sa programa, pag nagkikwentuhan po tuwing Christmas party, yeah. Naririnig-rinig ko yung usap-usapan at natatawa-tawa na lang sila. Pero alam po namin yan. At siguro naman sa susunod po eh. Basta ako pag pumunta ko kayo sa himpilan namin, sa isumbong mo kay Tulfo, alam nyo ho na may paninindigan ho ninyo yung reklamo ninyo. Yes. Ayan. Ay, naku, kayo ang mahuhura ni Kuya mo. Sige kayo. Hindi man kami, pero... alam nyo na. Pag umupo yun. Ayan, si Kuya ng Bayan, medyo may short fuse. Ika nga, maikli ang mitya. Mahagingan lang ng init. Uff! Fireworks na. Yes. Pero si Kuya Mon mabait. Kahit ganun siya, napakabait. May gininto ang puso yan. Siyempre, pagtiwaling, mga katiwalian, ayan. Ayan. So, ganun po ang pumunta ho. And by the way, ang oras po ng punta ho sa opisina pala namin ay alas 9 hanggang alas 2 po. Nagka-cut-off po kami ha. Kasi po kaya may cut-off. Kasi sa hapon, alas 2 down, pababa.
nag-edit naman na po kami. Yes. Kaya parang mabigyan naman ng oras yung editing. Hindi pumangit, di ba? Right. Kaya kung maaari, agahan nyo. Kung lumampas po man at hindi naman po ganun kahaba yung mga, siguro makikater po namin siguro after 2 o'clock, siguro mga 2 to 3 na sumbong na lang siguro. Pero yung magdadagsa po kayo ng ganung oras, medyo mahihirapan na po tayo. Partner kasi tayo, umaalis tayo sa office, di ba? Pumunta pa tayo sa studio sa Makati. The studio, yes. Kaya tama. Mababawasan ko yung mag-entertain sa inyo. Yan. Kaya nga partner, sabi ko nga, hihingi na rin ako ng cellphone. Yes. Sa isumbong para pakausap na rin po nila ako ng personal. At ako po ang personal na sasagot din po sa inyong mga subong. Wow. Meron din silang angel na lalaki. Ano ba tawag siya sa angel na lalaki? Siya ang magpapayo sa inyo. Ayan. Ano ba tawag mo sa angel na lalaki? Kasi angel kayo, lahat babae. Mga anghel kami. Angelito. Angelo. Ano ba? San Miguel. San Miguel. Arkanghel. Arkanghel, ayun. Arkanghel pala. Oh, ayan, sige. Ayan, very good. Pasensya na po kayo ha, dahil sa mga pagpiplay namin ng video and audio, talaga nangangapaho kami. Nanganganay, ika nga, nanganganay. Nanganganay pa, tama. Tama po yan, oo. Masasanay din po kami. Ayayot, ayusin po namin ang lahat para mas mapabuti pa, mas mapaganda pa itong aming programa. Ayan. Pwede sila mag-suggest, partner, eh. Diba? Pwede kayo mag-suggest. Ayan. Pwede kayo mag-suggest. Magbigay inyo ng inyong mungkahi. Ayan. O apila. Kung ano po bang mas mapapaganda. Kulang po ba ang bato ng boses namin. May mga hindi po ba kayo naririnig. Yan ay papakinggan po namin. Yes. At itong partner ko ba ay gumaganda? Maganda pa sa kanya kung ano ang maganda ba? Anong bagay ba? Yeah. Bagay ba? Ano bang bagay? Actually, si Rom. Hinahan mo si Rom eh. Oo, oh, hindi natin nabasa yung mga text messenger tuloy. Oh, bukas. Kasi, maganda bukas yan. Gamit mo. Gamit yung cellphone. Actually, dapat yung laptop. Mamaya po babasahin ko to. Ay, nandiyan na pala. Sige. Okay. Kaso gamit natin ngayon. Kaya nga. Oh, yan. Sige. So, ano, okay, tapos na bang ano natin? Actually, partner, nakikita ko nga, nasa 3.50 na ng hapon. Ang oras po natin ay 3.50 na ng hapon. Yan, oho. Basta ko kayo ho ay, yung mga, meron ko tayong ano pala, yung para makakuha, di ba partner, yung may pa-contest tayo? Tama. Yung joke. Yan, joke. Kapag yung joke of the day nyo po, the best joke of the day, ay may premyong na face mask o di kaya t-shirt. Mamimili na lang po kayo kung ano. Sumbong mo kay Tulfo na face mask at t-shirt. Yeah. At yung mga videos na makukuhanan nyo ng mga katiwalian, ng pangbubugbog, at kung ano-ano pang mabibigat pa. Hindi lang yan. Kung mga pang, sa video. Ayoko na sabihin ito, pero may pagpas lang o kung ano. Ano nyo po sa amin at meron pong pabuya na nag-aantay. Yes. Yeah. At meron din tayo yung honesty is the best policy na kasabwat tuloy no. Ka-partner po namin dyan ang SM Supermall. Yeah, yes, oho. SM Supermall. Maraming basta may po mga napulot kayo, nakuha, may mga nakaiwan, nakuha ninyo bagay. I-surrender nyo po sa isang bumo kay Tulfo. Tapos ipapanawagan natin, isusuolin natin din sa tunay na may-ari. Yun. Yun na. May premium na nakalaan may para sa inyo. May premium nakalaan. Yan. Nako, maganda yan. Maganda. Maganda yan. Sige. Very good. Partner. Partner. Susunod po. Ayusin namin. Promise talaga. Tumitigil ka, partner. Akala ko. Nakatitig ka lang sa akin. Pala, tumintoyo ka na. Tumintoyo yung Zoom. Hindi, wala na. Wala na. Yeah. Ayun, maraming salamat po sa inyong ginawa pagsubaybay sa amin. At bukas may pasok na. Sarado lang ho yung office today talaga. Bukas kasi tayo nagte-text party kung open ba daw tayo today. Sabi ko kasi na bukas na lamang. Dun bukas sa na lamang. Tower. Yan, sige. Okay. Thank you so much po sa inyong ginawa pagsubaybay ho sa amin. Bukas po ulit sa studio. Live. Live. RJ sa Makati.
Radyo Bandido. Ako Radyo po si Aling Ferrer. At ako naman po si Kuya Mon. Well, actually, ako po si Bon Tulfo para kay Kuya Mon. Kuya ng bayan. Ayan, yes. Ako baka malito dito na sila. Maraming salamat, salamat po. Salamat po sa ngalan ni Kuya Mon Tulfo. Bye! Bye! Pinoy, mabuhay ka! Tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat hindi na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those